Sa kwentong ito, ipapakita ng isang tropa ang kanilang mga katangian, kakayahan, at paraan ng pag-iisip batay sa kanilang brain preferences. Matutuklasan rin natin ang mga katangian ng isang mahusay na entrepreneur. Naku ba naman, Andrea? Kanina ka pa sa'yo nung sa'yo dyan. Exam mo na bukas. Mag-aral ka nga muna. Noun at pronoun lang, di mo pa makuha. Hirap mo naman turuan. Ha, mamaya na. Exam ko din naman bukas sa dancing eh. Kayo ka naman pagsabay ng dalawa. Tingnan mo. Lisa is beautiful. She is my friend. Lisa, noun. She, pronoun. Ako, ikaw talaga? O sige nga, next ay verb at adverb naman. Mamaya na, kakabisan din ko muna mga steps. Ay naku, wala ka naman sa tiyempo. May na kasi ang tugtog, di ko marinig. Ay! Naku! Papagalitan tuloy ako ni nanay niyan. Gagamitin pa niya sa sayo nila bukas eh. Sorry ano na. Ano na ngayon yan? Papaisa lang natin yan kay Kuya Nestor. Kaya na ba yan? Oo naman. Tara. Bakit? Ano nangyari? Bakit kayo tumatakbo? Nasira ko kasi itong radyo ni Lisa. Sus, hindi pala kala ko naman kung ano na nangyari. Ito kasi si Lisa, panik ka agad. Hindi kaya, hindi ka kasi nag-iinit. Sige, tingnan natin yan. Wow, Kuya Nestor, ang galing niyo naman po sa mga bagay na ganyan. Oo nga. Huwag muna ninyong batiin. Hindi pa nga tapos. Kuya, ilang taon na lang magka-college ka na? Anong kukunin mo? Gusto ko maging abogado. Abogado? Oo. Pero pagtanggol ng mga naaapi? Oo. Wow, attorney, pwede mo ba ako pagtanggol dyan kay Lisa? Lagi niya kasi akong inaapi. O hindi ah. Tutukso mo nga ako sa pagsasayo ko. Oh. Eh, di ba? Tama na yan. Dapat, huwag niyong pigilan kung anong gustong gawin ng bawat isa. Sabi ko lang po, mapag-ubutihin niyo po pagkanta niya, masisikat siya. Sisikat? Ako? Saan kayo ako kakanta? Tabaan niyo. Nakakainis ka talaga. Talaga? Magaling kang kumanta? Oo naman. Sige, sample nga. Oh, sige nga, sige nga. Ma! Kuya! Uy, parating si Aling Mirna. Mukhang masarap ang merienda ang tinda niya. Manlibre ka naman, Lisa! Oo nga. Sige na nga, may 20 ako. Ang sarap naman po na maruya niyo, Aling Mirna. Siyempre, masarap talaga yung maruya ko. Kasarap ng juice niyo, attorney. Sinong attorney? Attorney Nestor. Gusto daw po niya maging abogado. Kaya ang tawag po namin sa kanya, Attorney Nestor. Siya nga, Nestor? Okay, mabuti yan. Sumikap kang mabuti. Malay mo, hindi natin masasabi ang iyong patutunguhan. Nasa patutunguhan po ba nakasalalay ang mga mangyayari sa atin? Abay, oo naman. Kaya, magsumikap kayo. Etong tandaan ninyo ha, ang taong hindi alam ang pupuntahan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya kayo, dapat alam nyo rin kung saan kayo pupunta. Saan ba tayo pupunta? Ibig sabihin, kung walang ambisyon, walang direksyon. Uy, ang galing mo, Lisa. Teacher na teacher ang dating. Sige nga, ikaw teacher, Lisa. Paano ka mag-ambisyon? Magaling ako magturo. Magiging teacher ako. Nestor. Eh, attorney nga, di ba? Pero, gusto ko rin magkalikot ng kung ano-anong mga gadgets. Siguro, pwede rin ako maging technician gaya ni tatay. Sige nga. Eh, ikaw naman, Andrea. Ako? Dancer. Pero, pwede din naman maging singer. Maganda yan, mga dancer at saka singer. Huwag din, Sir Lisa. Tawa ka ng tawa niya. Baka makalimutan mo pa yan sa Aling Mirna. Ay, oo nga pala.
Tama. 5 piso kada isang maruya. 20 ang pera mo. 5, i-multiply mo sa 3, 15. 20, minus ang 15, 5 ang matitira. Kaya, may sukli ka pa 5 piso, pero kung ako sa'yo, ibili mo na lang na isa pang maruya ang 5 piso mo at maghati-hati tayo. Wow, attorney, ang galing mo naman sa mat. Oo, ang galing mo rin ng bola. Sige, alay mo yun, nabigyan niya mo pa ako ng isa. Oh, eto. Sobra po. Naman, sa tinagal-tagal ko ba naman sa pagtitinda, eh hindi ko pa malalamang magsukli. Eh, sukli yan sa Diyos. Eh, lahat yan. Bigay ko na yan sa inyo. Libre na yan. Wow, salamat po. Basta ha, lagi kayong bibili sa akin ng merienda. At saka, baka meron kayong kakilala na bibili rin sa akin. Lagi ko kayong bibigyan. Libre. Basta, tutulungan niyo ako sa pagtinda. Ayos yun. Tutulong ako. Pero baka pwedeng dagdagan kahit piso kapag binenta ko sa kaklase ko. Kung talaga, dudubuan mo pa? Siyempre, pandagdag na rin sa baon ko, no? Kumita pa ako. Tama. Tama naman si Andrea. Eh, ang nagpapayaman sa atin, eh hindi lang naman sa pag-iimpok. Alam nyo naman yun. Sa pamumuhunan din. At saka, siya nga pala, mauna na ako sa inyo. Bukas, may bananak nyo naman ako. At saka sa isang linggo, siguro kukuha ko ng pwesto na malapit sa palengke. Doon magtitinda ako ng minatamis na saging at banana kong yelo. Pasensado na kayo, Aling Mirna. Dapat lang. Sa tamang pagtitipid at saka tamang tiyaga lang. Ay, siya nga pala. Ang pera, ha, kapag itinapon, walang maiipon. Ang galing niyo talaga, parang lagi kayong tumutula. Ha? Biro lang ho. Batang to talaga, oo. Eh, Aling Mirna, bakit po parating saging? Eh, kasi nga, saging lang ang tumutubo sa bakuran namin. Hayaan mo, magtatanim din akong kamote. Para naiba naman. Ay, halika na na. Sa uli. Sa uli mo na sa kanila. O, pakita mo kay ate. O, bigay mo kay ate. Dali. Oh, ayan. O, di ba? Ang ganda-ganda. Ang galing! Parang, ano? Parang saging! Ano ang inyong angking talino at talento? Sino ka sa limang karakter? Mas kagaya mo ba si Nestor na mas left-brain, magaling sa math at science, at nangangarap maging abogado? Si Lisa, na mas left-brain din, magaling magturo, organisado, at gustong maging teacher sa hinaharap? Si Andrea, na mas right-brain, mahilig sa musika, at gustong maging isang singer o di kaya isang dancer? Si Bill, na mas right-brain din, magaling mag-drawing, at nakitaan ang potensyal na maging pintor o di kaya ay artist? O si Aling Mirna, na parehong dominante ang left brain at right brain at gustong maging entrepreneur? Kanino ka mas nakakiling sa limang karakter na ito? Ikaw, saan ka nabibilang base sa pagkakatuklas mo sa iyong sarili? Sa right brain ba? Left brain? O pareho? Ngayon naman, malalaman natin na bukod sa left brain at right brain, maaaring mahati pa sa apat na quadrants ang utak ng tao sa pamamagitan ng Herman Brain Dominance Inventory o HBDI. Makikita rin natin ang pusong entrepreneur ni Aling Mirna. Ate, nandiyan po ba si Aling Mirna? Ay, wala pa po. Baka patigod pa natin ngayon galing kay Mirna. Ay, tulungan ko na po kayo. Ay, salamat, Lisa. Hindi ka na. Uy, mukha kong maraming sabit si Bill, ah. Ay, nako. Baka dyan pa nga kamo ko sumabit. Po? Eh, kasi loyalty award tsaka best in art yun. At least mabait naman si Bill. Eh, bakit ho ba ang dami niyong dala? Graduation ni Bella. Eh, kasi sayang naman yung pagkakataon.
umorder kasi sa akin yung mga teachers niya ng special maruya po. Parang merienda nila pagkatapos ng graduation. Ay, special maruya? Oo, nilagyan ko ng keso sa loob ang maruya. Ang galing niyo po talaga. Teacher Lisa! Uy, hello po! Ingat po pag-uwi. Tikman mo itong special maruya ko. Ay, salamat ho. Oo. Ayan. Nagtuturo ka na? Ay, hindi pa ho. Nag-observe lang po ako sa kaibigan ng nanay ko na teacher din. Yung nanay po kanina, nanay po yun ang naging estudyante ko. Ah, ganun. Mabuti ka pa pala, no? Yung mabait naman yan si Bill at nakakatulong din naman sa akin. Kaya lang, hindi ko rin talaga alam kung anong mapapasukan niyang trabaho. Aba, nawiwiling magpinta. Aling Mirna, wag mo kayong mag-alala. Pasalamat nga ho kayo, may ganyang talento si Bill. Bihira ho ang ganyan. Marami naman po magiging trabaho si Bill gamit ang talento niya. Basta tsaga-tsaga lang. At saka, basta po iplano natin ng tama ang karir na gusto niya. Ay, attorney! Uy, attorney! Isang araw po. Ano pong balita? Ikaw, anong balita? Oh, ano attorney, kumusta ang unang pasok sa trabaho? Ayos naman ho, ayot na pasaba ko agad ako sa pagkukumpuni ng mga computers nila, pero mababait naman na sila sa akin. Ah, ganun ba? Ay, nasaan ba si Andrea? Eh, di ba birthday niya ngayon? Ah, debu! Oh, ayun na pa si Andrea! Happy, happy, happy birthday! Oh, anong problema? Titigil muna ako ng kolehiyo. Anong nangyari? Eh, may sakit si Tia. Kailangan ng pampa-operasyon. Kaya yun, titigil muna ako. Ayos lang yan, Andrea. Ang mahalaga, bumaling ang Tia mo. Oo nga naman. At saka, wala namang kaso kung tumigil ka. Pwede ka namang mag-part-time abang hindi ka pa pumapasok. At walang rason kung bakit hindi tayo pwede mag-celebrate. Wow! Ano yung cake yan? Banana cake! Salamat mo, Aling Mirna, pinalalakas niya naman po loob ko. Ito naman, kung magsalita, parang mas matanda pa sa akin. Eh, napakaliit lang naman na problema yan. Dapat hindi kaagad kayo susuko. Humanap kayo ng paraan para mabuhay. Kapag may tiyaga, may aanihin at may iahain. Saan naman ho kayo natutong mag-bake? Hindi niyo ba alam na nag-aral ako ng baking sa TESDA? Eh, naisip ko kasi, baka magsawa na yung mga customer ko sa mga minatamis na saging. Kaya naisip ko mag-aral ang ibang panghimagas. Kaya lang wala akong oven. Nakibake nga lang ako doon sa kumari ko eh. Kaya eto, doble kayod ako para makabili ng oven. Ayos ho din yun, Aling Mirna. Kung ibebenta niyo ho ng 15 pesos isang slice at makakagawa kayo ng 10 slices dyan, 15, 10, 150. 150 pesos kikitain niyo. Eh kung tutusin, tubong lugaw din kayo doon. Eh, ang bibili nyo lang, harina, tsaka asukal. Eh, yung saging nyo nga, libre lang, di ba? Ay, nako, nagsalita na naman si Atty. Kuripot. Pero, alam nyo, Aling Mirna, sa tingin ko, magiging blockbuster tong banana cake nyo. Ang sarap po kasi. Pero kung ako sa inyo, hindi lang per slice ang ibebenta ko. Isang buo na rin ho. Kung masarap naman, maraming bibili na customer. At saka magandang racket rin ho ito sa school, maraming teacher ang bibili. Masustansya pa. Kung gusto nyo, pwede rin ho kayo mag-deliver sa canteen nito. Oo nga, no? Nako, si Ma'am Lisa talaga. Eh nako, Aling Mirna, toko po sa inyo magpa-taste test po kayo. Sa bawat order ng kanin at ulam, may kapiranggot na banana cake. Oo, nakakatuwa naman kayo. Ang dami nyong idea. Hayaan nyo, susundin ko lahat yan. At bukas, re-renta ako ng videoke. Aba, eh napakalaki palang kinikita dyan sa video ko, kahit palimalibang piso lang. Para naman may makatuwaan yung mga customer ko. Ay talaga ho, Aling Mirna. Naku, masaya ho yan. Oh, bakit malungkot ka? Eh, naisip ko lang ho kasi, simula ho makalawa, hindi na ako papasok. Eh, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi, pero hayaan mo na. Siguro naman may magandang mangyayari sa akin. May balak ng maganda ang Diyos para sa akin. Oo nga, Andrea. Alam mo, kung sa atin, kumputin lang natin kung ano yung mga gastos mo tapos dun sa mga kikitain mo, kahit anong trabaho. Kahit part-time job lang yan, ayos lang yan. Hindi malayo na ako kapag-aaral ka ulit. Alam mo, minsan nasa pagtitipid lang yan eh.
Kaya mo, pag naging attorney ako, Andrea, ako magpaparal sa'yo. Nax, parang totoo ah. Kung ako sa'yo, pagbutihin mo muna yung pagiging computer technician mo. Malay mo, by next year, maging head ka na ng IT department. Ay, na idea yan ah. Umano, siguro kukuhan na lang din ako ng mga certificate courses para madagdagan yung kaalaman ko, siguro, no? Ayos yun ah. Mabuti ka nga, Andrea. May mga kaibigan kang maaasahan. Para kayong maruya. Oh, oh, oh. Ang saging, hinahati sa apat. Kahit magkakaiba man kayo, pag pinagsama-sama, eh, masarap ang resulta. Ayan na naman ang mga quotable quotes ni Ali. Ay, teka nga ho, sino ho yung pang-apat na hiwa ng saging sa amin? Ate Andrea, pumunta ka naman dito pag dumating yung video kay namin. Sigurado akong dadami yung customers namin sa galing mong kumanta. Bakit to? May nasabi ba akong masama? Please! Paano ka mag-isip? Sa anong quadrant ka nabibilang? Ikaw ba ay kabilang sa quadrant A, kagaya ni Nestor na maaaring maging abogado, engineer, technician, o financial analyst? O di kaya ay sa quadrant B, parang si Lisa, na kung saan maaari kang maging teacher, cashier, production supervisor, planner, o di kaya ay programmer? Sa quadrant C, kagaya ni Andrea, na pwedeng maging guidance counselor, nurse, social worker, o entertainer? O sa quadrant D, na parang si Bill, na maaari maging artist, playwright, o kaya naman ay musician? Alam mo na ba ang iyong hilig at mga paboritong gawain? Sa yugtong ito, nalaman natin na ang isang entrepreneur ay may pusong nagmamahal sa gawain at mahilig sumubok ng iba't ibang paraan sa kanyang negosyo. Sa susunod na kabanata ng ating kwento, masasaksihan naman natin ang matibay na disposisyon sa buhay ng isang entrepreneur, pati na rin ang mga personal na hangarin ng ating mga katropa.